Ayaw po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang ito natin pambalagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin, pinakamamahal pa Jesus. Kaya po mga minamahal, ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita natin, pinakamamahal pa Jesus. Na ito po dadalhin ang ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved brother Joey Mancera. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa Jesus. God bless you po, beloved ko preacher, beloved brother Paul Manzano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangunang dalangin ang aming minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Kami taus-puso nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Dagilang Ama, bago po ang lahat, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Ikaw po ang magbigay ng karunungan, pangunawa sa iyong banal na salita at langisan mo, dakilang Ama. Pagpalain mo po kaming lahat, ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamalapay ng Jesus at sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal ko. At lahat pong sumigaw ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, paglulhati sa ating dakilang Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. And we will always remember and we will always treasure the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. And to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, isang magandang-magandang hapon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, ating live webcast viewers sa buong mundo, mga mamaging ating mga bisita, diyan po sa Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Lucas Smith and the family, isang mapagpalang hapon po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga baguhan, welcome to the royal family of God. At binabati ko po ang lahat, lalo na po ang ating dearly beloved pastor and the beloved children, at sa lahat ng kapatiran, maligayang, maligayang bagong taon sa lahat po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga mga lalo, yamang tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, ibigay po natin ang ating puso. We must give our heart to seek and search out by wisdom. Hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan. Nang karunungan ito ay nagmumula sa ating dakilang Diyos dahil binigyan tayo. Itinalaga ang tunay na pastor na kumandili sa atin ng karunungan. Amen. From the book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 13. Atin pong basahin. From the book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 13. And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven. This sore trouble hath God given to the sons of man to be exercised therewith. Amen. Ecclesiastes, kapitulo 1, versikulo 13. At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Mahirap ang magdaramdam na ito na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Amen. Amen. Praise the Lord. At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamagitan ng karunungan ang lahat ng nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito'y ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Mga mga kung marinig po natin ang mga buhay na patotoo, lalo na yung popcorn testimony. Pag sinabing popcorn, yung ano yan, mais, pag inilagay mo't niluto, abay, ang dami.
sa maigsing patotoo, malaman na malaman. Lahat magsabing praise the Lord, marinig mo. Salamat at 44 years na ako naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Salamat, ako'y dating bulag. Ito, naglalakad na at nakikita ko na ang karamihan. Lahat magsabing praise the Lord. Napakasarap damhin at alalahanin, pakinggan ang mga patotoo, mga minuan. Sa kabila nga lahat ng mga dinanas natin, lahat naman hindi nakaranas po ng pandemic sa huling panahon. Naranasan natin, ngunit hindi tayo kasali sa mga parusa, sa mga bagay na kung saan pag may karamdaman ka, takbo ka ng ospital, dito po hindi. Ang Diyos ang nagpapagaling sa atin. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga pala, ipinahintulot ng Diyos ito, lalo na yung mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, ipinahintulot ng Diyos ito sa anak ng mga tao upang pagsanayan. Kaya susunod na taon, anuman pong dumating pang pandemic, baliwala na sa atin dahil tayo'y matatag na haharap sa panibagong taon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinasabi po ng banal na kasulatan, put on therefore as elect of God. From the book of Colossians chapter 3 verse 12, atin pong basahin. The book of Colossians chapter 3 verse 12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Dito po sa aklat ng mga taga-Colossas, Kapitulo 3, ang talata ay 12. Magbis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob ng kababaan ng kaamuhan ng pagpapahinuhod. Amen. Amen. Praise the Lord. Yamang tayo po ay hinirang at pinili ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal ko, ibinibihis natin ang kabanalan ng ating dakilang Diyos na tumawag sa atin. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya tayo po, mga banal, magmamana ng banal na lugar, ang mansyon, na kung saan nandoon ang lahat ng mga banal, isang araw magsama-sama tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos. Dito pa lang ang sabi po ng banal na kasulatan, magbihis nga kayo na gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal, isang pusong mahabagin ng kagandahang loob ng kababaan, ng kaamuhan, ng pagpapahinuhod. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya dito subok na po natin ang nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Inuusig po tayo sa huling panahon, lalo na pagdating sa bakuna. O, narinig niyo po yung patotoo. Hindi lang po yan, maraming patotoo. Nakahandang mag-resign. Mag-resign na lang ako. Ay, hindi, huwag. Kailangan ka namin. Lahat magsabing praise the Lord. Ang nakakalungkot po nito, yung mismong may mga booster shot pa, sila mismo ngayon na may mga karamdaman. Sila ang tinatamaan mga panibagong variant. Ayon po sa isang magazine po ng International News, kahit nakatatlong doses ka na pala, delikado pa rin, tatamaan ka ng virus na tinatawag na Omicron. Kababasa ko lang kanina eh, mga minamahal ko. Ngunit salamat sa Diyos, kahit na anong variant pa ang dumating sa akin, hindi po tumatalab sa mga tunay na anak ng Diyos. Minsan, maramdaman mo, pero nandun ang pagpapagaling ng Diyos. Kaya wala kang dapat katakutan sa huling panahon, mga minamahal ko, dahil kung nasa iyo ang kabanalan, mga minamahal ko, ikaw ay mapagpakumbaba sa ating dakilang Diyos, itataas ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga nung ating Talipaw Sulupis Mission Anniversary, ang sabi po sa kanya, ng amo niya, hindi pwede. Hiwalay ka sa kanila. Hindi ka pwede. Eh di huwag. Alis ako sa kumpanya, ay nagkasakit yung amo. Mga minamahal ko, nagkaroon ng sakit na yung karamdamang Delta variant. Ipinanalangin niya, nakiusap, ipanalangin mo ako. Ipinanalangin niya sa pangunang dalangin ng ating mga pastor. Gumaling, lahat magsabing praise the Lord. Magmula ngayon,
Ikaw ang caretaker ng company. Ikaw lahat ang Sabi nga, he that abided in me ay lubos na pagpapalain ng ating dakilang Diyos. From the book of John, chapter 15, verse 5. Atin pong basahin. From the Gospel of St. John, chapter 15, verse 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Amen. Juan kapitulo 15, versikulo 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin, ako'y sa kanya. Ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya. At siya'y nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nga napakapalad po natin, narito tayo. Nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Anumang taon ang ating haharapin, napakalaki ng pag-asa natin na ang Diyos ay hindi tayo iiwanan. Siya ay Diyos na talagang nagpapala, tapat, magpasawalang hanggan. Ang sabi po rito, nagbubunga ng marami. Kaya karamay ang ating mga mahal sa buhay. Kaya pag may bagyo na ganyan, mga loved ones yun nandun, lumuhod lang, manalangin sa pangunang dalatingin ng ating mala pastor, tatawag na sila. Sasabihin, ate, pinag-ingatan kami rito. Lahat magsabing, praise the Lord, walang namatay sa amin. Hindi kami napabilang doon sa 250 na namatay o 300 mga minamahal. Bakit? Kasama po sila sa inyong panalangin, mga minamahal ko. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pagka hindi mo nasunod ng kalooban ng Diyos, yung kalooban mo, ang sinunod mo, humiwalay ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, walang kabuluhan. Kahit na sabihin mo, ang tagal ko na naglilingkod, isang araw bumagsak ka, nakakatakot na bagay ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya ang bawat isa sa atin, pag-ingatan lubos. Katulad po na isang bolang kristal, huwag mabasag, huwag magkalamat. Dahil ibalik man yan, may lamat pa rin eh. Pag-ingatan natin, handle with care ang ating pananampalataya sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, sa haharapin nating taon, dapat bang ikihiya natin ang ebanghelyong ito? Mga hindi! Mas lalo nating tayuan na nakalipas na taon, pinagpala kami ng ating malabayon, haharapin namin ito upang ihayag sa buong mundo na merong Diyos na mag-iingat. Look what is happening today. Ang Israel po, ang news po talagang ginigera na Assyria. Guided missiles. Delikado po. Maaring pumutok na ang pwedeng World War III. Ngunit alam niyo po kung bakit napipigilan yan? Merong tao ng Diyos. Propeta ng Diyos! Na hindi nagtatagumpay ang kaaway bagkos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, eh lalong maraming naliligtas eh. Mga minamahal ko, sa pamamagitan ng social media, mga minamahal, sa pamamagitan ng pagtawag, sa pamamagitan ng true communication, hindi na tayo nagkukrusada, mga minamahal ko, na dati tayo nananawagan, are you sick of cancer, leukemia, TB, diabetes, mga mela, bahay-bahay. Ngayon hindi na. Isang panawagan mo lang sa pamamagitan ng social media. Makita nila sa mga Facebook ang mga patotoo ninyo. Ma-message nyo ang bawat isa. Yung mga nanonood ng Zoom, mga minamahal ko, lalo na ang ating live webcast, lahat po ng ating viewer, mga minamahal ko, ay lipinagpala ng ating dakilang Diyos. Ito po ang magandang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Manonood? Sige, manood kayo. Pabautismo nyo kami. Manood muna kayo. Pupuntahan namin kayo, babautismuan sa pangalan ni Jesus. Yan po'y patuloy na nagaganap, mga minamahal ko, sa mga humahayo upang marami pa ang maligtas. Sa ating huling talata, ikalawang Timoteo, kabanatang 1, 8 at 9. Amen. Second book of Timothy, chapter 1, verses 8 to 9. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord,
nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel, according to the power of God, who had saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Dito po sa ikalawang Timoteo, kapitulo 1, ang talata ay 8 at 9. Huwag mo nga ikaya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Di ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang ating ay nagligtas at sa atin ay tumawag na isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ay tungkulin ng bawat tapat na mananampalataya. Hindi lang upang tumanggap ng tumanggap, magbigay din po tayo upang marami pa ang makakilala sa ating dakilang Diyos. Huwag nating ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka sa mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Na siyang sa atin ay nagligtas, sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Lahat magsabing praise the Lord. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, if you deny me, I will deny you. I-declare mo na lang para sigurado ka, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, iniligtas tayo at tinawag tayo sa banal na pagkatawag, mga minamahal ko. Ito'y napakahalaga at pagpapala sa bawat isa sa atin. This is the best thing that ever happened to us, mga minamahal ko. Hindi natin iniisip na tayo yumaman, hindi iniisip na tayo sumikat, mga minamahal ko. Ang alam natin, nagpapakumbaba tayo, itinataas natin, niluwalhati ang ating dakilang Diyos. Hindi dapat natin ikahiya ito, mga minamahal ko, dahil yung kaligtasan na tinanggap natin, mga minamahal ko, yung makasiguro ka sa buhay na walang hanggan. Dakila, pagpapala po yan, mga minamahal ko. Samantalang ngayon, marami ang mapapahamak sa huling panahon. Kaya, anong gagawin natin? Start all over again. Umpisa natin sa bagong taon. Total, binago na tayo ng mahal na Panginoon. Bago nila lang tayo. Panibagong taon na anuman ang kakaharapin natin. Sulong, mga kapatid. Isulong natin ang ebanghelyong ito. Agawin natin ang marami pang kaluluwa upang sila'y magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And lastly po, bago po magtapos, I was so much blessed po. Talagang nakaka-challenge. Isa pong kapwa manggagawa natin galing sa Japan. Nandito ko nung nakaraan, may dala siyang bunga. Akala ko galing Japan din yung bunga niya. Mga minamahal, at ngayon meron naman tatlong dalang bunga. Alam, mga minamahal ko, Japanese po yan, Japanese citizen na, pero nandito sa Pilipinas, humahayo upang dalhin pa ang marami pang kaluluwa. Kaya pagpunta natin sa ibang bansa, bumawi rin tayo. Ako'y Pilipino, hahayuan ko mga Hapon upang dalhin din sa kanilang lugar. Ganti-ganti lang, mga minamahal ko. Do unto others what you would like others do unto you. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang ni Jesus. Magbunyi tayo at magpasalamat sa nakalipas na taon ng ating pagtatagumpay sa harapan ng ating pinakamamalapang ni Jesus. At haharap tayo anuman ang kaganapan. Just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Inaanyahan po natin ang mga baguhan, mga bisita, ating live webcast viewers, upang sila'y tumanggap sa ating dakilang Diyos habang ibinibigay ko ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved brother Gil Cruz. Mahal kita. Amen. Praise the Lord. Walang hanggan ang iyong biyaya.
sa ating mga iniibig ng mga bigo baguhan, sa ating beloved Lucas viewers, we invite you to please come forward and accept our loving God in your heart. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po araw na kaligtasan. Ngayon po araw na pagtanggap. At habang ating inawit na pagkuring awiting to ating itas sa ating mga kama, unawain natin yung minsan ng awit-awitin natin. Hallelujah. Yes, hallelujah. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay, hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pangulat hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord God. Ika'y mabuti ba pagkailan man hanggat ako ay nabuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, yes, Lord God, ang siyang gabay sa kasisihan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos, aking naman. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang yeah.
iniibig. Lahat ng kabutihan ng Diyos ay ating mararanasan. Ibigay lang natin ang ating puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lumakot tayo ng ayon sa kanyang katwiran. Ibigay natin ang tempers na pagiging ko sa Diyos, may ibig ko. Ito lang ating may gaganti sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pasalamatan natin lubos sa mga tayong pinagkaluban ng Diyos na kanyang pala ng propeta at ang pastor ating kaluluwa na tayong kinandili, tinuro ang pinangaralan. O mamakamtan natin lahat ang dakilang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Patuloy natin pabuhay ang ating pinakasamahan na Panginoon. Patuloy natin siyang pasalamatan. Hallelujah! Hanggang ito'y nabubuhay, harawin ko ang kabutihan. I'm coming.
kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti na magpapagkay naman. Ang dating ko ay kabuhay. Awitin ko ang kabutihan. Inibig ng mga baguha. Kayo po'y pinagpala sa oras na ito. Yung aming pong nadarama na presensya ng ating mahal na Panginoon, inyo rin po yung mararamdaman. Ibigay lang po niyo yung puso sa ating pinakamahal na Panginoon. At may apat na susi ng kaligtasan. Tatlo po niyong gaganapin dito, mainibig ko. Una-una yung faith, pananampalataya. Nasabi sa 10:17 ng Romans, Hebrews 11, 1 and 6. So then, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But without faith it is impossible to please Him. But he that cometh to God, he must believe that He is God, and is the rewarder of them that diligently seek Him. Ang pananampalataya po ay nakukuha sa pagkikinig at pagkinig ng salita ng Diyos. Napakinggan nyo kanina ang mga pinagpalang buhay na patutuo. Umusbong magtapalatasan yung puso niyan po yung magagamit sa nalalapit na pagkabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Pananampalataya, hindi pa nakita sinampalataya na mo, diyan nalulugod ang mahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, sabi ng Biblia, kailanman hindi ka kalulugod ng Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya ay sumampalataya ng isang Diyos lamang na siyang tagapagbigay at siya nagsisanap sa Kanya. So yan po yung una, pananampalataya. Second is yung godly repentance. Nasabi sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nangagkasala nga at walang umabot sa kalapatan ng Diyos. There is none righteous, no not one. Walang isang matwid, wala. So paano tayo magiging matwid sa harapan ng Diyos? Kailangan magsisi ka ng taos puso. Pag nagsisi ka, ito'y kompletong pagtalikod sa buhay makasalan. Iiwan mo na yung dati mong ginagawang masama. Ang lakad mo ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At para magawa ang bagay na yan, kailangan ganapin mo rin ang pangatlong reglamento ng kaligtasan. Baptism in water in the name of Jesus Christ. Acts 38, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Christ sa kapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglay niyong karamdaman, mabigat ang problema, sundan niyo kasama nilubog sa tubig. Pag-ahon mo, naiwan doon lahat, isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iiwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sa iyong pagkapatuloy, pananatili, pagsakatuparan ng kanyang banal na kalooban, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat. Baptism of the Holy Spirit. Nasabi sa Romans chapter 8, verse 9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ, none of his. Ang sino daw po ang tao, walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya.
So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ating pinakamamahal na panahon? Kinakailangan yung pananatili, pagkapatuloy, at lumakad ng ayon sa kalooban ng ating dakilan sa buhay. Kaya sa ating inipin ng mga baguhan, pag sa ating beloved webcast viewers, pakitas po niyong mga kamay. Sundin niyo po yung aking panalangin sa sambitin kasama ng taus-pusong pagsisisi. It is between you and the Lord. Ibukan niyo po yung bibig, sabihin niyo katagang ito, aking pinakamamahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking mag-iisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo at iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kayo magsisi. Kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na pinagbubuo ng mga biyaya. Sa paunan dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willie Almeda in Temprapo Ogab, sa aming mga iniibig na makabayang nandito sa harapan maging sa aming beloved Duke Caspiros na tumanggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila, O Diyos, sa kanilang nagawang kasalanan mula sila magkaisip hanggang sa mga oras nito. At hugasan mo po sila na yung kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. At isulat mo kanilang pangalan sa kanilang buhay sa kalangitan. At ito ang simulaan ng kanilang marubrob na paglilingkod sa iyo. At iligtas mo rin maging kanilang mga sa buhay. Ito po ang aming sabot panalangin. Sa makapangyarihang pangalan is we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yung sasagawa pa ng palataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong basta uuwi na hindi po magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilan sa buhay. Sabagat kung kayo po uuwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw ninyo mapatawad ng Diyos sa inyong kasalanan, ayaw ninyo gagaling yung karamdaman, ayaw ninyo mawalan yung mga problema. So base sa inyong pag-uwi mamaya, ganapin niyo po yung pangatong elemento ng kaligtasan sa isang bagay. Pag-uwi niyo, baon-baon yung kapatawaran na nagmumula sa Diyos, ang kagalangan, kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Pasok Kristo. At hindi po natatapos ito, magpapatuloy po kayo mga inibigo at yung pagpapatuloy at paglakad ng matuloy sa harapan ng Diyos, ang Diyos na po magbibigyan ng abad. Babaptismohan kayo ng Banal Espiritu. At nakita niyo po kayo, nag-iyak, nag-ispingkanta, nag-trembling, yan po yung Banal Espiritu ng Diyos na hindi yung kayang bayaran ng billions of dollars. It is a gift of our loving God. Kaya magpatuloy po kayo mga inibigo at bilang mga anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag ating Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, sa ating prayer for the sick, agad po yung binibigay po ang sa ating beloved ordained preacher, beloved ordained preacher, Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Hill. Tayo po may namalay manalangin para sa lahat ng ating mga prayer requests. Hallelujah. Tayo po muna'y magsisi, mga minamahal. Hallelujah. Bago natilingin ang lahat ng ating mga pangailangan sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus, mapagpala po namin Diyos sa mga pahirap sa latamang banal, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangungunang dalangin ng aming kagalang-galang, mala Pastor, beloved of all evangelists, Waldez, Randall Mednar, ito po kami sa iyong banalapaan, nagpapakumbaba, nagsisisi, mala Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa lahat ng aming mga kainan, na pagbigyan, mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, patawarin mo po kami at tulungan mo kami, mala Panginoon, na aming po isa kato para lahat mong kautosan upang maghihanda sa idakilang anong pagbabalik at habang kami nabubuhay sa mundong ito, malapanginoon, maging ilaw kami at asin sa libutan ito, makapagdala ng marami pang kalawa sa iyo, panalapaanan, malapanginoon, hallelujah, aming lubos sa pinasalamat, dakilang pasasalamat, aming inaalay sa iyo, malapanginoon, hallelujah, nagkaloob ka ng totoo mong propeta, aming na mga ginagalang, malapastor, kabaligan, beloved mama din, beloved children, malapanginoon, ang alam, bubong katotohanan, malapanginoon, dapat
at mapapahamak na kami. Aleluya, ang mga kaluluwa sa impyerno, subalit ngayon, niligtas mo kami, malamang inoon. Alam, pinagpala mo kami, malamang pinanalamig, mapapahang namin buhay, malamang maranasan namin ang totoo masaganang buhay, binagong buhay, pinagpalang buhay, malamang inoon. Alam, patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Amin ang mga ginigalang mga pastor, no, of the beloved children, malamang inoon, pinasalamin namin lubos, at binubos mo pagpapalang walang hanggang, spiritual, physical, matay na pagpapala para patuloy mapapangalan ng isang ebanghelyo sa buong mundo. Malamay pa ka magbabalik. Lamas po namin pinasalamatan. Malamay na higit pa sa kalbuong kayamatan ng salibutan ito. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah! 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 Amin na mahal, ilihas po natin ang mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isip mo natin ating minamahal, kinagamahal, pastor, naglihas po sa atin. Hallelujah sa ating mga labwas, mga kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, amin na mahal. I-cast out po natin lahat ang masamang espiritu ng karamdaman, problema, mga bisyo, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, dysphagia, marital problems, financial problems, COVID-19, drug addiction, unbelievable, carnal, divine, particular bread, lust, covetousness, materialism, alam mga kainan, bumabalik, poverty, kasal, in Jesus' name, be healed, problems are solved right now, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, alam, make it strong, the power of thy mind, oh Lord God, hallelujah, hallelujah, be blessed, in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 purihin ka, malapay noon, sa mga dakilang tagumpay, na pinagkakalubong sa ay malapang inoon. Halalubuong isang taon muli, malapin na pinagpala mo kami sa lahat ng pinagpala. Malapin na guumapaw kami sa mga biyaya mo sa dakilang kahabagan, o Diyos. Hallelujah. Bilang pasasalamat sa ating malapang inoon sa lahat ng ating mga tagumpay, malapang maminamahal at ang katugunan sa lahat ng ating mga dalangin, gagalin, makaramdaman, kalutasan, na problema. Hallelujah. Pagpapala, spiritual, physical, material, pagpapala dahil sa totoong propeta ng ating dakilang Diyos ng panalangin ay nakaabot sa ating mahalang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Papurihan po natin ating mahalang Panginoon sa magitan natin pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. A million times yan ang pagpupuri sa ating mahalang Panginoon. Tatlong best, mami na mahal, praise the Lord. Sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus! Hallelujah! 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 Purihin iyong banal, makapangyarihang pangalan. God bless you so much, mga minamahal. Muli, happy, happy new year po sa ating minamahal, ginigalmal, pastor, and all the beloved children. We love you so much po. Purihin ang ating mahal, Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! At ang ating announcement po, mga minamahal, po tayo matatapos. Amen! Praise the Lord! Ang ating bumalagawain, back to normal po, mga minamahal. Every Wednesday, Friday, and Sunday po muli, maminamahal, sa kayo din pong oras, purihin ang ating mahal na Panginoon at ang ating pong TV program, yan po ay sa PTV Channel 4, 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi, every Saturday po yan, mamina, PTV Channel 4, at ang ating radio program sa DZME, 1530 kilohertz, mula Lunes hanggang sa Sabado, maminamahal, at sa 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng ating gabi. Purihin ang ating mahal na Panginoon, praise the Lord. Lord, hallelujah. At tayo po may naman magkaisang dumalangin para sa ating pagtatapos. Binibigyan na po ang panahon sa ating beloved preacher. Praise the Lord, beloved Brother Vovin Espiritu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Brother Rob Blanco, tayo po yung manalangin. Opo, dakilat papagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan ng aming pinaamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagaling na pastor, our dearly beloved and honorable evangelist, Wilde Estrada Almeda, your end time prophet. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa natapos na managawain na inyo pong pinagbalat nilangisan at sa amin pong pag-uwi. Kapipipakaingatan mo, mahal na Panginoon, at ilayo sa lahat ng gawa ng kaaway. Kami po, Diyos, sa inyong pagpalain, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako sa digdig, kung nasan po lahat ng mga kapatiran. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at maaparin ang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you so much po. Amin naman, we love you, the Lord. Our dear Jesus loves you more and more. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King.
Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you. Sa Panginoon, oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikinig ko sa iyong mga mata, oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with love. Oh, my sweet Lord, oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you.
children. God bless you all po. Happy New Year po sa inyong lahat. Amen. Ingat po sa pag-uwi.